Hi guys, I just finished. She's a Mona Lisa. Hi guys, buenos dias. Bonjour. Magandang umaga po. How are you guys? Okay lang po ba kayo? Sana kayo ay okay lang, as always, by the grace of God. So today, I will be going to have another interview. This is in a hotel, I mean resort, sa spa. So nag-aayos ako ngayon para dyan sa interview. Kailangan maganda pagpunta ko dun. Tapos, yun. Malapit lang naman, pero mahirap pag wala kang sasakyan. Kaya kailangan maaga pa. Nandun ako sa taxi stand. Alam mo ba, ang mahal ka mo ng ano? Ang mahal ng pamasahe. Pero ganun talaga. Ano, ang ginagawa ko bago magpunta ng job interview, nakikinig ako ng affirmation for job interview. Ito yun o. Yung ganito na hindi nakikita. Ganito o. I am prepared. I smile and win the day. I got the job. This job is mine. I am relaxed and poised. I am well qualified for this job. I love job interviews. Yun yung pinapakinggan ko since nung una kong job interview na na-hire ako. Akalain nyo, nag-aral ako ng massage. After 1 month, nagsimula na agad akong mag-work. Yun yung pinakinggan ko. Tapos, visualization. Bago ako mag-apply niyan, binivisualize ko na kung saan ako nakaupo. Kahit hindi pa ako nakapunta sa mismong lugar, binivisualize ko na kung saan ako nakaupo at sinong kausap ko at anong itsura ko at anong reaction ko. Ganun. Advance mag-isip. Pero nakakatulong talaga. Nakakatulong pag nag-visualize ka at nakikinig ka ng positive affirmation in the morning bago ka sasabak ng interview. Yun. Alam nyo, I just discovered that ngayon na nag-work ako as massage therapist. Kasi dati sa Pilipinas, kapag may interview ako, ang layo ng mga biyahe, tapos yun ang hirap ng sakayan, tapos wala ka pang kain, tapos naliligaw pa ako sa pupuntahan ko kasi nga diba sa Manila, sa Makati, sa Quezon City, ang lalaking mga city ganun, tapos hindi pa ako sanay kasi nga 'di ba galing ako sa probinsya. Kaya yun, ang hirap ka mo mag-apply sa Manila kasi hindi mo familiarize yung lugar, tapos ang layo ng biyahe. Tapos ilang oras kang magbiyahe kasi nga may traffic pa. Tapos at the end of the day, malaman mo noon hindi ka pala tanggap. Kasi, sasabihin nga lang, tatawagan na lang po kita. Pero, isang araw, isang buwan, isang taon, walang tawag.
Kakaloka. Ang gastos mo pa sa pamasahe. Ganyan talaga sa Manila. Okay lang. So, back to my story today. Ayun. Mag-ayos muna ako. Maglagay ako ng pampaganda. Para gumanda yung mukha. Char. Ah, sige guys. See you later. Upload ha! 1 hour later. Hi guys. I just finished. I just come out from the hotel. And now I'm walking dito sa labas ng hotel sa may parking at pupunta ko sa main gate. Here, ang ganda dito. Oh, la 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 la. Yan, may mga foreigner doon, no? Mga turista. Alam niyo guys, mamaya ko nasabihin yung nangyari, pero babalik pa ako dito. Napakita ko sa inyo. Ayan, oh, very, very white here. Ang lawak-lawak dito. Pag walang sasakyan, kailangan maglakad. Ayan, oh, mga foreigner. Ayan, naglakad ako papunta doon. Kailangan ko maglakad-lakad ng ilang distansya. Pero okay lang. Okay lang, makarating din. Lapit lang naman yun. Nasaan na ba yun? Aray ko. Yan. Parang ang ganda niyan. Ano ba yan? Ito yung main gate. Here. Ang ganda, no? Ano ba to? Aray ko. It's a Turtles. 20 minutes later. Hi guys! Swedi ka! Swedi ka! So guys, I just came back home.
kakarating ko lang dito sa bahay. At alam niyo ba ang nangyari? Char. Ano, papabalikin ako tomorrow. Today, I have done interview with the HR manager assistant and the spa manager is doctor. Doctor siya, doctor sa Ayurvedic, you know? Hindi yan yung ano, spa manager lalaki. I expect na babae yung makakausap ko. Ayun! Nasabi ko, sino ba itong ano, kausap ng HR manager assistant? Yun pala ay isang lalaki, doktor, Indian siya. Ayun, nagpunta ako sa spa. Tapos, minasahe ko yung ano, yung isang spa therapist doon. Ang nangyayari, sabi nung ano, doktor, kasi alas 12 na eh, past 1 pala, past 12 na pala yun. Sabi niya, sige, kumain ka muna sa kantin. Tapos kung may oras ka, bumalik ka eh, masahe daw ulit ako ng isa pa. Ang nangyari, pagkatapos ko sa kantin, pumunta muna ako sa ano, HR department. Tapos yun, sabi ko sa HR assistant, sabi ko, ano, please call doctor kasi gusto kong marinig kung ano yung sasabihin ng minasahe ko na senior therapist. Kung magmasahe ba ulit ako today or ano ba? Hey, ayun ang nangyari. Papabalikin ako bukas. Ayun, babalik naman ako bukas. Alam mo naman pag nag-apply ka. Ayun kasi Indian siya. Kaya parang ano, Filipino style. Papabalikin ako magmasahe ulit bukas ng senior therapist yung isa naman. So okay, no choice kasi nga nag-a-apply ka. Pero mahal ka mo ng pamasahe. Papunta at pabalik 150. Papunta, pabalik 150. Kasi taxi nga yun, no? Pero okay lang. Ang importante ay mahalaga. Ang importante ay tanggapin niya ako. Bukas malaman ko kung tanggapin niya ako. Pero ang mangyayari, ano, hindi siya same sa pinagtrabahan ko dati. May commission ka sa pagmasahe, may commission ka sa produkto, at hindi pa kasama yung basic mo na sahod. Hindi to parang package yata to. So, ibig sabihin, ano, yung matanggap mong pera ay nandiyan yung lahat, yung basic, yung commission, sa masahe, sa produkto, ayun. Parang yung package ay ano na, fix na yun. So, di ko alam kung mas maganda yun. Siguro mas maganda na rin yung package, no? Kasi pag sa ano, pag sa commission, ano yun eh. Kailangan mong i-push na magkaroon ka ng maraming guests, maraming masahe, at maraming benta ng produkto. Ganun yun pag commission. Pero siguro pag package, ano, ganun din yun. Kasi saan naman kukuha ng ibabayad sa yung ano, sahod? Saan kukuha ng isa sahod, diba? Ganun yun. So, ayun lang, guys. Ayun lang yung kwento ko today. So far, sa mga cabin, feeling ko, yung cabin na pinagtrabahuan ko dati, mas well-ventilated at mas, feeling ko mas okay yung pinagtrabahuan ko dati. Kasi, dito sa napuntahan ko today, medyo madilim yung ano, cabin. Tapos yung ano, yung
yung massage table, ano, medyo maliit. Tapos, ano, yung towel, hindi ganun kalaki. Parang hindi siya talagang extra large. Siguro yun yung size ng extra large nila. Pero, paano kung yung guest mo ay sobrang laki? Yung, alam mo yung mga obese people? Yun, mahirap yun pagkasahin sa towel. Siguro. So, yun lang guys. Wish me luck for tomorrow. So, hanggang dito na lang po yung mga kwento ko at salamat sa panunood kung ikaw ay umabot hanggang dito. So, ayun lang po. So, kung gusto mo pa ng mga kwento, please huwag kalimutan mag-subscribe. Please don't forget to subscribe to my channel, Mel Crespiedad. And please don't forget to click the notification bell kung gusto mong magiging updated sa mga paparating na video. Ay, paparating. Sa mga upcoming videos that I will upload. Ayun. Pasensya na kung ganun ako magsalita. Ganyan lang talaga. Bye, guys. Aplata. Adime. Au revoir. Merci beaucoup. Kapungkap! Maraming salamat po. Bye!